Yun, magandang araw mga kalamon. So, dito na naman tayo, nasa kalsada na naman. So, ngayon medyo stuck tayo sa traffic. For a change, traffic naman. So, ngayon, larga na tayo. Maghanap na naman tayo ng malalamunan. So, eto, papunta tayo ng Capitol Commons. Yan. So, doon tayo maghanap ng malalamunan ngayong araw na tayo. Babalik tayo doon sa Capitol Commons. Galing na tayo doon dati. So, stay tuned. Drive muna tayo. Ayan po mga kalamon, traffic, masyado nang marami na namang sasakyan na lumalabas. So kahit na ganito, ingat-ingat pa rin tayo. Hindi pa rin natin sigurado sakit, so buti na yung sigurado tayo sa pag-iingat. Ayan. So ayan po, nandito ulit tayo sa parking lot ng Unimart. So maglalakad tayo sa first destination natin ngayong araw na ito, so samahan niyo kami. Ito na naman, naka-order na tayo. Antay na lang natin na magawa yung order natin. So, chill-chill lang muna tayo dito. Inom-inom ng tubig, antay natin yung mga servings nila. So ito na po yung French onion soup natin. Ay, cheesy yung ibaba. Tapos kitang-kita natin yung mga onions. So ito. Kaya tikman na natin ito. Painit. So, manamis na mas yung French onion soup nila. Tapos bagay na bagay din yung torch na cheese na nasa ibabaw ng masarap ng COVID. Yan po. Minix na po ni ate yung pasta. Thank you po. Yan. Alin, sinisimulan na yung Hainanese adobo. Kung legit. Basta. Adobo. At baka may paparating na sa gilid mo. Ayan na yung isa nating inaantay. Mamaya pakita natin sa'yo. Medyo nabigla kami. Akala namin sinasabi doon sa menu half. So akala namin pang isang tao lang yung serving. Nakalimutan namin ang nakalagay pala doon for sharing siya. So ang dami. Ito, labanan natin ito. Yan, so since hindi na po tayo makatiis, ito na yung steak. Inulam na natin sa kanina. Pina-medium rare natin yung tenderness nito. Tikman natin. So, lasang-lasang mo yung pagiging dry age niya. Nagkakatrut siya dun sa lasa mismo ng beef. Tapos tender na tender yung meat. Napakasarap. Kumusta yung tidbits ng beef mo? Premium. Dry age na dry age. Tidbits pa lang yung kinakain niya. Cuts lang yun din. Pero so, hindi tayo pwede marami. Baka hindi makapaglakad naman tayo. So, ito na. Dumating na tayo sa truffle pasta. Tikman natin ito. Yung pasta mismo, al dente. Perfect na perfect. Yung sauce, saktong-sakto lang yung pagkakakot sa
sa mga pasta, so hindi siya yung ano, parang sobra-sobra, overly sauced na pasta. Tapos, lasap na lasap mo, and sumisigaw din yung truffle oil. So, good na, pakasarap. So, hindi. Pasta yarn. Kamusta? Yung noodles na crunchy. Crunchy ang putak. Mali. Al dente. Tapos yung lasa mismo ng pasta. Nasa sweet side pa siya. Salty. Sweet and salty or salty? Salty lang. Salty. Tapos nalalasaan mo pa yung mga spices. Spices. Pasok. Nice. Pasok-pasok ang lasa. Ayun po. Ang naubos na natin yung Hainanese adobo, pero itong dalawang pasta. Tapos yung steak. Ito pa. So, medyo busog na tayo. Pahipay nga. Kahit may tira yan, don't get us wrong. Napakasolid nito mga pagkain na to. Siyempre, pati yung Hainanese na adobo. So, ito, take out na natin to. At mamaya, pwede pa rin natin mag-kain. Tapos, konting lakad-lakad pagkatapos nito. Tapos, kape naman. Ayan, so natapos na po tayong kumain sa High Chicks and Steaks. So maraming salamat po sa masarap niyong pagkain. So eto, medyo nadagdagan na naman tayo ng ilang kilo. Mabigat na naman po tayo. So ngayon maglalakad-lakad lang tayo ng konti. Paipay nga. Tapos, kape. Ayan. So munti ko na makakalimutan, shoutout pala sa Yakuza Clothing. Ayan. Pakaganda ng design. So, thank you so much, Yakuza Clothing. So, meron pa tayong isang galing sa Yakuza. Next time to, susuot natin. So, yun po, nakapagpababa na tayo ng konti ng kinain. Pabalik ulit tayo sa may High Chicks and Steak. Pero hindi na tayo kakain. Magkakape naman tayo. Ayan. So yung kapehan, nasa loob ng High Chicks and Steaks. So tara, samahan niyo kami. So ayan po, nakabalik na tayo dito sa High Chicks and Steaks. So nandito yung coffee shop, sabi namin kanina. So ito yung Cooper's Coffee. So ito na, yung mga in-order natin. Kumusta mocha? Makrema. Creamy siya. Tapos hindi siya masyado matabis. Parang sugar level niya like 75% lang. Saktong-sakto. Oo, sakto lang. Refreshing. Tamang-tama sa panahon mainit. So ito naman yung kinuha natin, yung brown butter latte. So parang first time ko lang yata ma-encounter itong flavor na to ng coffee. Try natin. Semi ma-butter yung lasa niya. So tapos hindi pa rin nawawala yung lasa ng coffee mismo. So may konting tapang siya pero creamy din siya. Hindi pa nga siya gano'n nahahalo, medyo meron pa nitong foam or cream dito sa ibabaw. Pero masarap na yung lasa niya. And so, ito na yung ikalawa nating in-order na inumin. So, naubos na natin yung brown butter. Ito na, lalaw na nga. So, ito naman yung ikalawa, yung turkey matcha. So, try natin na. Nalalasaan ko yung matcha flavor talaga, plus yung creaminess ng milk na ginamit dito sa drink na to. Tapos parang medyo malapit-lapit siya dun sa lasa ng military matcha. Ganun siya. So may tapang din ng coffee. Solid, napakasarap. But refreshing din, malamig. Alam nyo na, iced. So bagay sa mainit na panahon. Ayan, so natapos na naman po tayo mga kalaman sa isang buong araw ng pagkain. So thank you so much sa pagsama sa amin. So eto, pauwi na tayo. So hanggang sa susunod na episode ulit. Thank you sa pagsama. Ingat. Bye.